it banking and stocks. Yeah, the basic of banking. Para medyo mas maintindihan din naman yung ng mga manonood at writing sa atin na ano ba ang stock? Pag-usapan natin kung ano yung alam nila na pinakamalapit. Banks. Siguro naman karamihan sa ating na may mga bank account, no? Oo, kahit si Dada, meron yan eh. Yes, oo. So, pag-usapan natin, ano ba ang alam natin about banks? Bakit ba natin nilalagay ang pera natin doon sa bank? Okay. Para makapag-ipon at meron pang dumadagdag na interest naman. Okay. Yes. Ngayon, saan nakukuha ng banko yung interest na pambayad niyo sa lahat ng mga deposito? Sorry, pag-aganahin ko lang yung utang niyo talaga. Si Dada, parang... Si Dada? Diba, normally, ang ginagawa ng mga banko, nagpapayaran sila ng pera, so may interest doon, doon nila nakukuha. Tapos may, ito dyan, credit card, so dyan, nakikita. Ang tanong dyan, tayo, bilang depositor, may halagay natin pera natin dyan. So, may interest na pinigil sa atin bilang incentive. Okay. So, ang tanong dyan, gano'ng malaki ba ang interest na nakukuha natin para sa sinyo sa tao? Malit lang. Exactly. So, malit lang. Paano ko ikita ang ngayon ng banko kung malit lang ang pinigil sa atin? Okay. Na sagot na natin, part of it, doon sa mga loans, yes, ang mga product nila, and also, another part of it, nasa stock trade. Nasa stock trade. Part okay. And parcel yan of all the services. So, of course, siyempre, hindi naman talaga nasasabi sa atin kung paano nila binigay yung mga interesantin. So, ang pagkakalam na marami kasi, lagay mo yung pera mo doon sa banko, mababa ang risk. Okay. So, feeling mo safe ka. Okay. Malasin ka lang kung sabihin natin nagkataon ang banko nag-bank run. Ah, kaya pala sumasara sometimes ang mga banko. Dahil kulo na sila ng pangyayari. Hindi na sila kayang bayaran ngayon yung lahat ng mga depositor. Okay. So, kaya nga yung tinatawag ng karamihan ng banko is low risk, low reward. Oo. Okay. Tapos, nalagay lang natin ang pera doon. Nangisip natin, ah, nandiyan lang yan. Okay. Pero, sa totoo lang, hindi natin lang isip. Pinapahiram din naman natin talaga ang pera natin para gamitin nila para paikutin nila. Okay. Ano ang different ngayon sa stocks? Ito ang hindi mag-aintindihan ng marami. Akala ng marami, ang stock ay pag-usahay, pang-ayaman na. Okay. Pang-genius na yan, hindi ko na intindihan yan. Sige, kayo na lang yan. Okay. So, ang alam lang nila is high risk yan. Bakit? Marami silang narinig ng mga tao, naglagay ng pera dyan, nalugi. Okay. Bakit sila nalugi? Kasi hindi nila alam kung saan nila nilalagay ang pera at anong, basta, oh, makikita. Oh, tama. Partly, tama yun. Na hindi nila alam kung anong stock nila ilalagay. Yes. And, magkano? Magkano ang presyo dapat nila ilalagay? Hindi nila na-isip yun. Oh. Ang alam lang nila, may kaibigan, kumita, o sige, ako rin, gusto ko ilagay din dyan. Tama. Pero hindi nagtanong, paano nga ba? Paano, yes. Paano kung oh. So, ang stocks is high risk, pero pag tama ang paglagay ng pera doon, high reward din. Yes. Like, may mga kaso kami mga naririnig. Sa isang araw, bumita ng at least 15%, umabot ng 30% minsan. And ang lumalabas niya is buying selling ng pera within the same thing. So, ang lumalabas ng stock trading at tingin ng iba, this is nothing more than gambling. Yes. Gambling yan kung hindi mo alam ang ginagawa. Ah, yan talang concept. Okay. Kasi syempre, parang sa casino, pagpasok natin, kaya tinawag na gambling, sabihin mo, chance. Okay. Kukusta ka, bahala na kung ano mangyari. Sa stocks, yan ang tingin din ng marami. Kukusta ka, sa kung saan ba nung ipapasok mo yung pera, bahala na. Hindi naman dapat yun. Hindi dapat okay. Bahala na. Okay. Pero ngayon, dapat iingat mo yun. Nasa palay mo rin kung paano mo iingat yung pera dyan. Silang mo talaga alam mo kung saan ito yung pera. Okay. So, ang maganda pa dyan, pagpasok natin sa stock market, pagbili mo ng shares, part owner ka na. Yes, true. Yan ang big difference with banks and stocks. Pag nilayan mo sa banko yung pera mo,
iniwan mo lang doon, pinahiram mo lang sa kanila. Okay. Just tapos, pag nagamit ng pera doon, part owner ka. Okay, so Mr. Boner, sinasuggest mo ba na ilalagay na lang ng tao ang part, hindi all, part of their savings to stocks, or do you, what do you suggest? Well, hindi naman lahat, siyempre, as you said. Meron ka pa rin dapat itatabi for months. Yung sa stocks, kung ano lang ang kaya mong ilagay doon, huwag naman na. Okay. Huwag din kung siyang pinabata, huwag yung pang-ayos ng bahay, yung pera ng in-laws mo, kung galit ka sa kanya, sa kilang. So, sinasuggest niyo rin, para mas safer din yung pagpasok mo sa stocks, is pag-aralan muna before you go into stocks. Yan ang nangyayari ng kadalasa. Maraming tao, pumasok na stocks, hindi lang anong ginagawa. Pagdating sa amin, inaapoy. Itong porsyento, maraming porsyento. Kung ano naman yan, no? Kanya-kanyang mga kwento yan. Kaya ang sinasabi ko sa kanila, kasi nagulat kayo. Yes, yes. Sa kasampangan. Aminin din natin, swapang mo yung mga tao, gustong kumita kagad. Pero hindi alam pa paano gagawin. So, ang gagawin namin, kami Jeff, meron kaming event on October 13, yan ang pag-uusapan natin. Ang wallet therapy and stock trading 101. So, sa PSE Tech Time, tutulungan namin kayo kung paano nga ba lalagay lang ba natin sa isang lugar or lalagay dyan natin sa stocks. Dahil ang hindi na hindi ng mga tao is ang stock trading is another form of income. Yes. Kami kasi is, ayoko niyan, sigol niyan, delikado. Diyan na lang ako, kaya nga may trabaho akong 9-5, eh, sigurado ako dito eh. Pero, at the end of the day, ano ang inisip? Kulang pa ito. Yes. So, here's another opportunity. Okay. And meron just seen investment and also wise na paglalagay ng pera dahil meron din tinatawag na blue chips na malalaman nyo, I guess, doon sa training, no? But mas may safer kasi nilalagyan ng pera. At kung inalagay nyo lang sa banko, mas okay pa dito dahil mas malaki pang pwedeng na makita. Kitain. Yes, yes. Oo. Pero syempre, yun na nga. We still go back sa pinagsasabihan ng mga tao na banko, low risk, low reward. Ang stocks, high risk, high reward. So, there are pros and there are cons. It's just a matter of ano nga ba ang dapat kong malaman bago ako papasok. Okay, okay. High risk, okay. Lahat ba ng stocks, lahat ba ng klase ng stocks high risk? Iba-ibang level ng risk na. Okay. May mga ilan dyan sa isang araw, madalas, kung bumalaw, will be around 5-10%. Malikot yun. Good, good, good. Oh, either up or down. Ganon ang average na galaw niya. May iba dyan, yung mga sinasabi natin, mga blue chips, itong mga to, less than 1% ordinarily sa isang araw. Mabagal talaga, pero mabagal din ang bansa. May question lang kaya lang, bagbang question. May question ko sa dada. Okay, dada. Sige, dada. Papa, sa sala ko, kasi yan ang question mo. Magkano po yung minimum investment sa stocks? Magandang tanong yan. Ngayon kasi, puso na yung ano eh. Oo. Tanong niya, puso na ngayon yung online shopping. Dati kasi, ang meron lang natin is tatawag sa broker, gusto mo mag-buy, gusto mo mag-sell, kailangan may account ka doon. At kadalasan, lahat ng mga ibang mga brokerage, mihingi ng limit ng minimum of 1,000. Ngayon, dahil sa ang panibagong playing field, ang nandiyan pa sa online, may mga online brokers na bumukas na ng account para sa'yo sa 5,000 pesos. Pinakamaliit. Pwede na ang data. 1 for 4 months lang. Siguro pwede ka na. Kaya na. Kaya. This is every Miss Beth, no? Actually, marami kayo nag-ingi guest about sa stocks din.
Pero yung sa kanila is a combination of course yung ating wallet therapist. Surgeon. Would you like to invite them, Suba? Thank you. So, sa October 13, meron tayong event na wallet therapy and stock trading 101 nandito yan sa PSC Tech Type. It starts at around 1 p.m. And tingnan nyo na lang yung websites na fishresources.com and doon lang ang details natin. Okay.